Pero pinaka-importante na yung track record. Yung Luke Evangelista, isipin ninyo, ang gaganda ng eskwelang pinanggalingan. Pero mas pinili niya yung sarili niya na ilagay sa hanay ng mga napapabayaang sektor. Yung mga mahihirap, mga manggagawa, doon siya. Doon niya inubos ang kanyang panahon sa paglilingkod sa mga manggagawa para ipaglaban ang kanilang karapatan. Isipin ninyo yan. Dakilang tao yan, mga kaibigan. Ateneo, kung saan-saan mga kwan eh. Mga malalaking paaralan eh. Pero nakita ninyo ang kanyang personality. Makikita mo yung sincerity niya. Ebanghelista, espiritu. O, kita ninyo. Kasi nga, ngayon lang natin na, pasensya na po, Attorney Luke Espiritu. Yan, pipiliin ko yan. Kung ako butante, mga kaibigan, tanggalin na natin yung mga matatagal na dyan sa Senado. Si Loren Legarda, may napakinabang ba kayo dyan? Puro, mga kaibigan eh. Ha? Kirengking lang nakita ko dyan kay Loren eh. Wala naman ako nakitang ginawa yan eh. Sa antike, sinusuka yan eh. Hindi naman tagaroon yan eh. Oh? Yung una niyang asawa, di ba? Mga kaibigan, isipin ninyo. Bumabalik na naman kung ano-ano pinagsasasabi. Hindi naman mga totoo. Sa tagal niya sa Senado, wala pa siyang napatunayan hanggang ngayon doon sa mga gagawin na naman daw niya ulit. Wala naman. Ha? Jingoy, sino pipiliin mo? Mas pipiliin ko na si Herbert, di ba? Hindi naman sapat yung ticket ni Vice President Robredo eh, di ba? Para iboto mo lahat yan, ilan ang senador. At ito panawagan ko. Iboto nyo na lahat. Huwag na kayong mag-iwan dun sa tunay na ticket ni Vice President Robredo. Yung mga inadapt niya, gusto nyo palitan nyo. Di ba? O kaya, doon sa ticket na yun, meron din kayong hindi kursonada. Pero bigyan nyo si Vice President Lenny Robredo ng maraming makakasama. Kasi po, pag minaster nila yung numero, yung bilang ng Senado, naging overwhelming supermajority yan, patay na tayo. Hawak na nila lahat. Babaguhin na ang konstitusyon. Ang magiging presidente ang gagawin nila. Kasi magdadaya sila, kitang-kita na eh. O, di ba lahat ng sinabi natin eh, patungo na ron? Yan survey, huwag kayong maniniwala. O, ano ginagawa ng survey? Kasi yan survey, gagawin basihan niya ng COMELEC para yung resulta itugma dyan. Para maging kapanipaniwala ang resulta ng, na ilalabas ng COMELEC, mga kaibigan. Kasi tumutugma doon sa kwan eh, sa survey. Pero hindi totoo ang survey. Isipin mo, hindi totoo gagawing basihan ng COMELEC sa paglabas ng resulta. Kaya ngayon pa lang, sirain na ninyo sa pamamagitan ng pagbuhos ng suporta sa nag-iisang tunay na kandidatong maninindigan sa interes at kapakanan ng bansa at ng ating mamamayan, kundi si Vice President Lenny Robredo. Ang mga nagsisipagsalita, marami na pong pinagdaanan sa kanilang buhay. Marami na silang natutunan. Hindi man sila mga genius. Kung ayaw niyong tanggaping matatalino sila, hindi man sila genius. Yung eksperyensya nila sa pinagdaanan nila sapat para pagbatayan natin na ang karapat dapat talagang maging susunod na presidente na mamuno ng ating bansa ay walang iba kung hindi si Vice President Lenny Robredo lang. Yan ay kung gusto nating manatiling meron pang bansa tayong matatawag.
sapagkat nakakatakot po. Kaya ako binubuhos ko ng lahat eh, dito sa eleksyon na ito, mga kaibigan. Sapagkat ang nakataya na ay ang aking pagkatao bilang isang Pilipino. Nakataya na ang kinabukasan ng ating mga anak, ng mga anak, ng ating mga anak. Kung hindi po tayo magtutulong-tulong. Ang sabi ko nga sa inyo, hindi natatapos ang ating pagsuporta sa tamang kandidato na dapat manungkulan bilang susunod na presidente kay Vice President Lenny Robredo sa araw lamang ng eleksyon. Sapagkat marami silang inihahanda na pakana para biguin ang mamamayang Pilipino. Nakita ninyo ito ha. Sabi ni Digong nyo, ito ang hindi nyo maririnig kila Lacson dun sa ibang kandidato kasi nga sila yung mga Manchurian candidate din eh. Nagpapanggap na kunyari ay kandidato pero kandidato lang sila ng interest ni Digong nyo at ng China. Yan sila Isko Moreno. Sama nyo na si Pacquiao. I'm sorry. Pero yan ang sa aking palagay. Isipin ninyo, sino ang kasama ni Pacquiao sa kanyang partido? Ang kanyang tinutuntungang partido ay PDP Laban na pinamumunuan ni Kokok Pimentel, mga kaibigan. Si Kokok Pimentel, baka hindi nyo nalalaman, yan ay nakipagkasundo. Ipinagkasundo nila ang PDP Laban sa Communist Party ng China. Nagkaroon niya ng lagdaan, ng kasunduan. Ibig sabihin, mga pro-China ito, mga kaibigan. Si Ping Lacson, hindi ho yan nagtago kung saan-saan. Nagtago ho yan sa China, ayon kay dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Hindi ba? Dumaan doon sa lugar ni Enrile sa Santa Ana, Cagayan. Sapagkat nung mga panahon na yun na nagtago siya, ang nagsisimula ang online gambling ni Kim Wong doon sa Cagayan kay Enrile sa CESA. Mga kaibigan, isipin mo, CESA nilagyan ng sugal, ha? Mga kaibigan, binigyan ng prangkisa, wala namang authority yun, di ba? O di ba, pinawalan bisa ng Supreme Court yun? O mga kaibigan, dyan dumaan at nagtago sa China itong si Enrile. Sino yung Kim Wong? Yan yung nakasuhan sa o yung nabulgar sa inimbestigahan ng Senado, kunyari, doon sa $81 million na ninakaw na pera ng bansang Bangladesh. Nakalaunan eh, pinalabas pa nilang bayani ito, nagsauli ng pera. Hindi naman siya nauli yung 81 million, kundi ilang milyong piso lang ang sinuli nito. Saan napunta yung iba? Your guess is as good as mine, sabi nga, ha, mga kaibigan. Iyan ding si Kim Wong na yan, ang pinagbentahan ng Angkang Rimulya ng Island Cove na ngayon ay pinagtayuan ng headquarters ng POGO dito sa Pilipinas. Tandaan ninyo, yung dami ng mga properties na yan na na-acquire ng Communist China dito sa Pilipinas, sa palagay ba ninyo, basta na lang nila iiwanan yan? Tatalikuran yan? Hindi. Sino mga nandiyang, mga nakapasok at pinapasok na inchik dito?
Diba? Minsan nadulas na si Lacson na marami na ritong People's Liberation Army sa Pilipinas. Andyan na sila. Tignan ninyo nangyari sa Ukraine bago inilunsad ang paglusob sa Ukraine. Nandoon na sa Ukraine yung mga sundalo. Ha? Yung mga katulad ng PLA ng China, nasa Ukraine na. Nakapasok na sa Ukraine. Kaya madali na nilang napagpapatay yung mga gusto nilang patayin, mga kaibigan. Katulad din nung panahon ng hapon na naikwento na natin sa nakaraang panahon na ang nanay ko sa Tondo, bumibili siya ng halo-halo nung maliit siya sa hapon. Nagtitinda lang sa lamesa, isang maliit na lamesa ng halo-halo. Bata siya. Nakasando lang daw yung hapon. Mag-asawa. Yung lalaki, nakasando lang. Nung pumutok ang gera, wala silang kamalay-malay. Opisyal pala yun ng Japanese Imperial Army at mga intelligence na pinadala dito sa Pilipinas. Ganyan ang pagsakop sa bansa. Kaya, delikado tayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya hindi natin dapat pinipili kung sino paborito nating magnanakaw. Dapat pag magnanakaw, pare-parehong magnanakaw yan. Di ba? Erap, magnanakaw yan. Marcos, magnanakaw yan. Pag binanggit mo si Marcos, banggitin mo rin si Erap. O ngayon, nare-realize na ngayon ng publiko na tayo pa rin ang tama eh. Sabi ko nga sa inyo, for a while, magiging tampulan tayo ng pangungutya. Hindi ho ba? Sapagkat ang nasa isip lang nila, politika. Wala yung pagpapahalaga, mga kaibigan, sa interes ng ating bansa at ng ating mamamayan. At least, vindicated tayo. Kita ninyo ngayon. Nagulat kayo kasi biglang tatakbo na naman itong anak ng magnanakaw. Ha? Galing sa pamilya ng magnanakaw na si Bongbong Marcos, mga kaibigan, na siya ang executor noong pong kanilang nung estate ni Marcos, hindi ba? Ng mga ipinamanang nakaw. Ipinamanang nakaw yan eh. Yang nasa kanila ngayon, di ba? Ngayon, ano na pala ng mga kumukutsa sa atin? Ngayon nila nare-realize, mga kaibigan, na tama tayo eh. O kung hindi man nila ma-realize, vindicated ako sapagkat doon na pumupunta. Ha? Ngayon napapatunayang tama tayo. Diba, sino magkakasama ngayon? Ang magkakasama ngayon, puro magnanakaw, mga kaibigan. Puro mapag-abuso sa puder ng kapangyarihan. Ha? Puro mga, ika nga po, ang expertise ay magpahirap sa mamamayang Pilipino. Nakita ninyo, nagsama-sama mga mandarambong. Tignan ninyo yung kampo ni Narcos, ha? Ni Bongbong Marcos. Iba naman yung Bongbong Remulla, mga kaibigan. Pakita mo yung mga pamangkin ni Remulla. Ito, mga kaibigan, di ko malaman kung pamangkin niya yan o anak niya yan, di ba? Remulla rin yan eh. Tatlong babae o puro Remulla apelyido. Kasama pala yan doon sa rally
na binansagan nilang bayaran. O di, pamilya nyo pala, bayaran. Palibasa, sanay silang mamili ng boto eh. Mga kaibigan eh. Kaya yung ginagawa nila, ibinibintang nila sa iba. Hindi ba? Ayan oh, yung tatlong babae, kalat na kalat ngayon yan sa social media. Oh, mismo mga Rimulya, ano mga pangalan? Banggitin mo, ha? Ano no? Ann Alejandrino Rimulya. Si Maxine. Tsaka Lexi. Oh, mga Rimulya yan. Mga kaibigan, nakita na ninyo? Oh. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang mahalagang mensahe. Happy birthday po, Sir Percy. Eh, alam nyo, kayo yung ika nga, eh, pampatulog ko. Pag ako'y magpapahinga na, nanonood ako dun sa YouTube channel nyo at pinakikinggan ko yung lahat ng inyong mga comments. And very, very sound. In fact, yung iba dun, eh, napulot ko na gagamit ko kapag ako'y na-interview. So, sana po ay maging masaya inyong kaarawan ngayon and may you have many more birthdays to come. Stay healthy and God bless. Happy birthday po! Birthday po sa inyo, Ka-Percy. Sana po ay mag-enjoy kayo ng inyong celebration. Kapiling ang inyong pamilya at mga kaibigan. Nagpapasalamat din po ako sa patuloy na inyong suporta sa amin, lalo na po dito po sa ating kampanya. At doon din po sa inyong makabuluhang serbisyo publiko at matatapang pero makatotohanang komentaryo. Ito po ay talagang sinusubaybayan ng ating mga kababayan. Kaya ang birthday wish ko po sa inyo ay sana lalo pang dumami ang inyong napakarami ng followers all over the world. Kaya more power po sa inyo, Ka-Percy. Ala ko naman kung ano mahalaga mensahe yan. Eh, mahalaga rin yan. Birthday ko yan eh. Hindi ko ngayon ang birthday ko sa ang actually ang birthday natin 14. Pero hindi tayo nagse-celebrate ng 14. Kung hindi before eh pagkatapos tayo nagse-celebrate niyan. Eh papataki ang 14 Monday yan eh, di ba? So before or after po tayo merong konting celebration. Salamat kay ating inihinahangaan din si Herbert Bautista na ngayon ay kumakandidatong senador. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Lapid ang pag-ibig. Ito po si Percy Lapid. Dito sa bayan ko. Maraming salamat at nabuhay na naman si Martin Andanar! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?